Itong negosyo na ito, pwede mong umpisahan kahit may 1,000 ka, pwede ka na mag-umpisa nito. Hindi to time consuming at murang-mura po, pwede ka na mag-umpisa sa halagang 1,000. Ang reseping ito, super dali lang po, pero para po kayong nasa restaurant kung matikman nyo po ito. Kaya kahit beginners ka pa, huwag kang matakot, kayang-kaya mo for sure. So umpisahan na natin sa pinainit na kawali, maglagay lang tayo ng enough butter. More butter, the more na mas masarap ang ating mga shrimps. Tunawin lang natin. Pagkatapos, igisa natin ang mga sibuyas. Maliliit lang po ang hiwa, mas maganda po yung maliit ang hiwa. Pagkatapos mag-translucent ang ating mga sibuyas, isunod natin ang ating napakaraming bawang. Yes, huwag niyong tipirin sa sibuyas at bawang dahil isa po yan sa nagpapasarap ng ating shrimps. Pagkatapos, isunod na natin ang ating nalinis na mga hipon. Haluin lang natin para makukot ang ating mga hipon. Maglagay tayo ng paminta, paprika, toyo, pero paunti-unti po, tansyahin natin ang alat. Maglagay din tayo ng Worcestershire sauce para mas lalong masarap ang ating niluto. Dito, tansyahan lang po ang measurement ng ating mga sangkap dahil kumpurmi yan sa inyong mga panlasa. Gumamit ako ng tong para mabaligtad-baligtad ko ang mga hipon para makot talaga at manuot sa kaloob-looban ang mga ingredients natin. Naglagay din ako ng ketchup para may balansi. Tamis, alat, at kunting anghang kung gusto nyo ng maanghang. At magiging vibrant din ang kulay ng ating niluluto. Paalala lang, huwag nating i-overcook ang ating mga shrimp. Kung naging pula na ang kulay ng mga hipon natin, ibig sabihin, luto na po yan. Hinango ko lang ang ating mga hipon at hinati ko yung sauce natin. Yung kalahati, gagamitin natin sa panggisa ng ating kanin. Yes, may kaning lamig po tayo or yung mga bahaw natin. Gisahin lang natin at pagkatapos yung parang nagagawa tayo ng fried rice. Pero i-adjust nyo ang ating mga panimpla dahil kulang po ang kalahati ng ating sauce. Kaya nagdagdag po ako ng butter para po mas masarap, toyo, paminta at iba't iba pang mga sangkap na ginagamit din natin doon sa pagisa ng ating hipon. By the way, kung wala kayong Worcestershire sauce, pwede kayong gumamit ng oyster sauce. Masarap din po yun. Yun po ang ginagamit ko pag wala po yung Worcestershire sauce. Siguraduhin lang nating makukot po yung kanin natin. Walang mamuti-puti. Pagkatapos, mag-garnish tayo ng kahit anong klaseng green. Parsley, green onion. Pero dito, ang ginamit ko po ay dahon ng celery. Yes, pwede po yung pang-garnish. Pagkatapos ng lahat, i-assemble lang natin. Sa lagayan naman, mamili kayo ng mura pero presentable para maka-presyo din kayo ng maganda dahil sa inyong mga paninda, kasama po talaga ang presentation. Bali, sa kalahating kilo ng hipon, nakagawa po ako ng 4. Pero dito sa ating video, 3 lang po ang na-present ko dahil tinake out na agad dahil may pasok pa daw siya. Anyway, ganito po para-paraan lang. Tapos nilagyan ko ng garnish for more looking good at lemon para mas lalong bongga, o diba? Uy, kung na-inspired ka sa ating video, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell. I-select mo yung all para updated ka sa ating mga videos. Naniwala ka ba na 1,000 ay kaya nating gawing negosyo? Kung yes, i-comment mo na yan sa baba. Kung no naman, kung hindi ka naniniwala or any suggestion, i-comment mo rin yan sa comment section. At pa-support na rin sa aking mga daily vlog. Maawa naman kayo sa akin, oh!